Membro ng carnapping group na nambibiktima sa iba't ibang lugar sa Bulacan, huli sa entrapment operation. Mag-asawa na bumibili ng nakaw na motor, arestado rin. Nagbabalik si Bien Manalo live. Bien? Rise and shine, Audrey. Andito kami ngayon sa San Rafael Police Station sa San Rafael, Bulacan, kung saan nakakulong ang isang miyembro ng kasaway carnapping group na responsable sa insidente ng nakawan dito sa Bulacan. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng HPG Bulacan sa ikinasang entrapment operation sa May Kawayan, Bulacan, bandang alas 4 ng hapon noong Martes. Kinilala ang sospek na si alias J, 27 taong gulang at residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, napag-alamang miyembro si alias J ng kasaway carnapping group na responsable sa mga insidente ng nakawan ng motorsiklo sa Bulacan. Nung mayroon pong complainant na taga San Ildefonso na nag-report dito na nawawala yung kanyang Mio, nakita niya yung sasakay, yung motor niya na naka-post online. So pumunta siya sa amin, nakipag-coordinate siya. So nag-start kami ng communication with the seller. So fortunately, no October 1, pumayag na makipag-meet up. Parang sabi nga namin, using our yung may ginagamit kasi kami na Facebook account din para hindi tayo mawan. So yun, pumayag na mag-meet up, pina-check yung doon natin na verify na yun nga yung sasakyan niya. Samantala, sa pool naman sa CCTV ang pagnanakaw ng motor ng dalawang lalaki sa isang subdivision sa Santa Maria, Bulacan, dakong alas 2 ng madaling araw noong October 3. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, mayroong 6 na miyembro ang grupo na kasalukuyang tinutugis na ng mga otoridad. Kabilang ang itinuturong leader ng grupo na kinilalang si alias John Paul na isang notorious na magnanakaw na napag-alamang may 12 warrant of arrest ng kasong carnapping sa Quezon City. Modus umano ng grupo ang tinatawag na stolen while parked unattended. Ang sistema nila is yun nga, umiikot, naghahanap ng mga motor na alam mo na, yung mga makante, sinasakay mismo sa van. Tapos pagka nakakuha na sila ngayon, dinadala nila dito sa Manila na area. So allegedly, sabi niya, isa port area, yung Pier 2 yata yun, doon dinadala yung mga unit. And siniship daw papuntang Mindanao. Kalaboso rin sa operasyon ang mag-asawa na residente ng Muntinlupa City na bumibili umano ng mga nakaw na motor sa grupo ni alias J at saka ipagbibili rin. Pero tumanggi ang mga ito na magsalita. Fortunately, nung pagdating sa kanila nung motor, kasama yung papel, is fake daw yung documents, yung ORCA. So hindi nag-match doon sa actual na engine in chassis. So ang ginawa nitong mag-asawa, parang maibenta pa rin yung sasakyan o yung motor na imbis na isauli dun sa kanilang pinagbilhan, pinagawa nila ito ng peking dokumento. Na-recover sa mga suspect ang mga ignition key, mga motorsiklo at ang van na ginagamit sa krimen. Sa kulungan naman magdiriwang ng kanyang kaarawan si alias J na magbe-birthday bukas. Kwento niya, dahil sa matinding pangangailangan ay kumapit siya sa patalim at napagdesisyon ng sumama sa grupo. Noong una po sama ko, hindi ko po alam na nabigla lang po ako. Hindi na po nangailangan po ako ng pera na napalaban po sa nila. Kaya alam ko po talaga lahat na nakaw yung ginagawa niya, sir. Napasama po ako. Wala po, alam ko po nakaw po yun, sir. Nangangamba rin daw siya sa seguridad ng kanyang kaanak na maaaring balikan ng kanyang mga kasamahan. May panawagan siya sa kanyang mga kasamahan maging sa kanilang mga nabiktima. Talagang itigil na nila yan, sir. Hindi maganda, hindi rin maganda, nakasira rin ang pamilya, sir. Oo, napakapit ako sa nila, sir. So, pangangailangan ko rin. Nangingi po ko ng tawad sa kanila, sir. Sana po patawad nila ako. May ipagtulungan po ako para makita yung mga ngayon, sir. Mahaharap sa kasong paglabag sa anti-carnapping law si alias J habang sasampahan ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mag-asawa.
Audrey, ito yung van na na-recover sa suspect na ginagamit nila sa krimen. At Audrey, kung makikita natin ano, wala na siyang upuan, tinanggal na nila at talagang idinisenyo nila para paglagyan ng mga ninakaw na motorsiklo. Samantala, Audrey, patuloy naman ang manhunt follow-up operation ng mga otoridad sa iba pang kasabwat ng suspect, kabilang na ang itinuturong leader ng grupo na si alias John Paul. At mula rito sa San Rafael, Bulacan, balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.